dan gabi sa ating lahat, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, kahit na masama ang panahon, eh maganda naman ang kalagayan natin ngayong gabi dahil tayo may kalayaang mag-aral ng salita ng Panginoon. Alam niyo, sa aming pagkasama ng aking misis, na meron na kaming 45 taon na pagkasama, hindi makatulog kung hindi ko masabi sa kanya, mahal kita. Palagi ko sinasabi, kahit na kumakain kami, kahit na kaupo, nag-dunang TV, sinasabi ko palagi, I love you mama, mahal kita mama. At sumasagot naman siya, minsan kasimangon, pero narinig ko pa rin yung sinasabi niya, mahal din kita. At minsan, nahihiya tayo na sabihin yung bagitin yung ganong pagmamahal, pag-ibig, dahil parang corny, no? Pero pagdating sa Panginoon, palagi ko hindi natin pwedeng ikahiya na ating sambitin sa ating mga labi na minamahal o iniibig natin ang Diyos. Right? Sana huwag tayong mahiya o natin ikahiya na iniibig natin ang Diyos. Pero ang tanong ngayong gabi, ay itong ating pamagat ngayong gabi, minamahal mo ba talaga ang Diyos? Minamahal mo ba talaga ang Diyos? Buksan natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 22 verse 36 hanggang 40 upang masagot natin ang tanong na ito. Mayroon po isang tao, isang religyoso na isang tao na lumapit sa ating Panginoon, hindi upang magtanong para siya ay magkaroon ng kalayaan sa kanyang puso, kundi magtatanong siya para siluin ang Panginoon kung tama at mali ang kanyang sagot ayon sa kanyang gusto. Tignan natin, verse 36 hanggang 40. Verse 36 hanggang 40. Ganito ang sabi ng tao, Guru, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Ito ang salita ng Panginoon. Bago lahat tayo ay dumulog sa Diyos, hingin natin ang kanyang tulong ngayong gabi. Opo Panginoon, may kasamaan po ng panahon, ngunit ito ay sa aming pong pananaw. Pero alam namin na lahat po na nangyayari sa mundo, sa aming kalagayan, ito ay nasa sasang-ayon sa iyong pong panukala, sa iyong pong pagtatalaga, sa iyo pong kalooban, kaya dapat lang kami magpasalamat sapagkat lahat ng bagay nito ay kapahayagan po ng iyong pagmamahal sa amin. Samahan niyo kami ngayong umaga, Panginoon, upang panalwain namin ang aming pong pag-ibig sa inyo sapagkat kuminsan nakakalimutan namin ito at kadalasan po hanggang labi lamang ang aming pagsambit ng pag-ibig, ngunit ang aming pong buhay ay malayo po sa isang tunay na nagmamahal sa kanyang Panginoon. Kaya samahan niyo kami, tulungan niyo kami, bigyan niyo kami ng kaunawaan ngayong gabi na sana nga po maintindihan namin ang mga salita ninyo na ito po ay espiritu at maunawa lamang sa parang espiritual. Kaya hinihiling namin ang banal na espiritu na siya magbigay sa amin ng liwanag ngayong gabi. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Now, ang ating layunin ngayong gabi ay ito po. Tsakin kung talagang minamahal natin ang Diyos. Tsakin kung talagang minamahal natin ang Diyos at kung paano pa natin siya mamahalin ng higit na mabuti. Yun ang ating layunin. Napagkatapos po ng ating pong pag-aaral, naway maalala natin ang layunin natin ay pagtitiyak na talagang mahal natin ang Diyos at kung mahal na natin, ay paano natin siya mamahalin ng higit pa sa nararapat. Ang tanong dito ng isang binata ay hindi para magtanong para kasagutan ng kanyang problema sa buhay, kundi nais lamang niyang siluin ang Panginoon.
Pero hindi binigay ng Panginoon ang kasiyahan ng kanyang kalooban, kundi ibinigay sa kanya kung ano ang nararapat para sa kanya. Totoo na sa lumang tipan, ang kausan, ito ay isang mga gawa o kilos ng gawa, kausan ng gawa. Obligasyon natin na sundin ang 10 kausan at iba pang mga kausan ni Moises, separate yun ang nararapat. Pero pagdating sa Panginoon, puso natin ay binago na. At ang sabi sa Ezekiel chapter 36, binigyan na tayo ng bagong puso, isang bagong puso na malambot, na sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ang puso na ito ay puno ng pag-ibig ni Kristo. Kaya na sa ating pong pagtupad ng kausan, hindi obligasyon, kundi dahil sa ating pag-ibig sa Diyos. Ayaw natin saktan ng Panginoon, kaya ginagawa natin ang nararapat upang siya ay ating bigyan kaluwalhatian. So pagdating sa Panginoon, hindi na po mga gawang utos ang ating gagawin, kundi mga gawang dahil sa pag-ibig natin. Ayaw natin saktan ng Diyos, kaya ginagawa natin ang nararapat. At sinasabi rito ng Panginoon sa ating binasa na ang pag-ibig ang siyang pinakadakilang utos na dapat sundin ng bawat tao sa ating panahon ngayon. Dapat ang pag-ibig ang magiging motivating factor. Ito yung magtutulak sa atin, mag-uudyok sa atin para sundin natin at paglingkuran ang ating Diyos. Hindi tayo maglilingkod sa Diyos dahil takot tayo sa Kanya, dahil sa utos niya. Kundi maglilingkod tayo sa Diyos dahil iniibig natin siya. Yun po ngayon ang bago. Ito'y bagong utos ng Panginoon. Na kaya dapat tayong magtanong palagi sa ating sarili ngayon bilang mananampalataya. Iniibig ba natin ang Diyos? Dahil itong pinakamalaking utos ng Panginoon. Iniibig ba natin talaga ang Diyos? Now, may tatlong puntos na tayo titignan ngayong gabi. Una, bakit ko iibigin ang Diyos? So, at titignan ang mga dahilan. Ikalawa, anong ibig sabihin ng iibigin ng Diyos? So, nandyan ang ibig sabihin, kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, paano iibigin mabuti ang Diyos? So, pangatlo, yun yung paraan ng pag-ibig natin sa Diyos. Una, tingnan natin ang dahilan ng pag-ibig natin sa Diyos. Bakit ko iibigin ang Diyos? Narito ang ilang dahilan. Una, iibigin natin ang Diyos dahil siya ang umibig una sa atin. Now, bago tayo ibigin ng Diyos, wala tayong kakayanang umibig, sumunod, magmahal at maglingkod sa Diyos. Pero dahil inibig niya tayong una, nagagawa na natin ngayong umibig sa Kanya. Kaya yun ang unang dahilan. Bakit ko iibigin ng Diyos? Dahil Diyos ang unang umibig sa akin. Ganito'ng sabi sa 1 John chapter 4 verse 19. At saka John 3:16, alam na natin yun, no? 1 John 4:19, ganito, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Nung ibigin tayo ng Diyos, tayo po ay patay. Ngunit nung mailapag niyang pag-ibig sa atin, nagkaroon tayo ng buhay, kaya naman tayo ay nakakaibig sa Kanyang pabalik. Okay? Bakit ko ibigin ng Diyos? Dahil siya ang unang umibig sa akin. At John 3:16, ganito ang sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Binigay sa atin. Siya ang tumubos sa atin. Siya ang nagbuhay sa atin mula sa kamatayang espirituan. At dahil po tayo kanyang binuhay, tayo ngayon ay sumasampalataya sa kanya. Ang sabi din, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po ang unang dahilan. Bakit ko iniibig ang Diyos? Dahil siya ang unang umibig sa akin. Ano po yung sabi nun? Tayo'y patay noon. Walang pakiramdam.
Pero nung ibigin tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na siyang sumakop ng ating kasalanan at namatay sa krus ng Kalbaryo at nilibing at muling nabuhay, nagkaroon tayo ng buhay. Kaya naman, ang response, umiibig na tayo sa Diyos. Ikalawang dahilan kung bakit kailangan kong ibigin ng Diyos, ito ang katotohanan. Dapat lang natin ibigin ang Diyos sapagkat iniibig ng Diyos ang mga hindi umiibig sa Kanya. Diba? Napakagandang dahilan yun kung bakit ibigin ko ang Diyos. Dahil ako hindi umiibig sa Diyos. Pero dahil sa Kanyang pag-ibig, ngayon natuto kong umiibig sa Kanya. Maraming mga taong hindi umiibig sa Diyos, pero iniibig niya ng Diyos. Kaya papatuloy ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Tinan niyo ang sabi sa 1 John 2:2. 1 John 2:2. Ang sabi diyan, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Anong sabi? Tayo'y kanyang inibig na hindi umiibig sa kanya, maging ang sanlibutan na hindi rin umiibig sa kanya. Kapag dapat namang ibigin ng Diyos dahil siyang unang umiibig sa atin. At ito rin ang iniutos ng Diyos sa atin ngayong tayo'y natutong umiibig sa Diyos. Itong utos niya sa atin na tayo dapat umiibig din sa ating kapwa. Sa paanong paraan? Ibahagi ang salita ng Diyos. Ituro ang daan ng kaligtasan. Ituro si Kristo upang sa ganun matuto silang makakilala kay Kristo at sila din ay matutong umibig sa Kanya. Hindi ito madali para sa atin na ibigin ang ating kapwa dahil karamihan, sakit tayo. Ayaw nating masaktan. Ayaw nating tayo ay itinitismis. Pero kahit na tayo itinitismis, kahit na tayo saktan, ay dapat pa rin tayo umibig sa kanila sapagkat yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Inibig niya yung mga taong hindi umiibig sa atin, sa Kanya. Isa na rin. Hindi ka umiibig sa Diyos, pero inibig ka. Kaya naman, ito ang leksyon. Dapat din natin ibigin yung mga hindi umiibig sa atin. Diba? Sino ang alam yung hindi umiibig sa inyo? Lagi kayong sinasaktan, lagi kayong tinitismis, lagi kayong sinisiraan. Hindi yung titigil hanggat ginagantihan mo ng galit. Ang apoy, hindi napapatay sa kapwa-apoy. Kundi ang apoy, ay napapatay sa tubig. Pag-ibig natin ay pagbuhos doon sa apoy na nandun sa mga tao. Ikatlong dahilan kung bakit kailangan kong ibigin ng Diyos, dapat kong ibigin ng Diyos dahil ang Kanyang pag-ibig sa atin ay pinakita niya samantalang tayo ay makasalanan pa. Hindi lamang hindi tayo umiibig sa Kanya, kundi tayo po'y talamak sa kasalanan. Marami tayong ginagawa na hindi ayon sa Kanyang kalooban. Marami tayong ginagawa na kontra sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi lang sabi sa Romans chapter 5, kailan tayo inibig ng Diyos? Nung tayo ba'y mabait na? Hindi. Nung tayo po ay kasalukuyang kaaway ng Diyos. Kaya dapat lang siyang ibigin. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 8, subalit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin, noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Paano pinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin? Noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Hindi namatay si Kristo dahil tayo'y naging mabait na. Habang tayo'y makasalanan, tayo'y marumi sa mundong ito, ipinakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pagsubo ng Kanyang anak sa krus ng Kalbaryo na siyang umako ng ating kaparusahan. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat lamang natin siyang ibigin sapagkat inibig niya tayo habang tayo ay rebelde sa Kanya. Sinugo niya ang Kanyang bugtong na anak. At hindi lang yun, pang-apat na dahilan kung bakit kailangan kong ibigin ng Diyos, siya ay totoo at buhay na Diyos. Hindi tayo dapat umibig sa mga bato, sa mga kahoy, o sa mga may buhay na walang kalooban. Dapat lang tayo umibig sa Diyos dahil siya ay totoo at buhay na Diyos. Tingnan niyo ang nangyari sa mga taga-Tesalonica.
yung ipangaral ni Pablo ang totoong Diyos at tinatanggap sa kanila si Kristo, sila'y nabuhay at natuto silang umibig sa Diyos. Anong ginawa nila? Paano nila ipinakita ang kanilang pag-ibig? 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Pakibasa nga, sino ang nariyan? 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Paano nila ipinakita ang kanilang pag-ibig sa Diyos? Hinga. Sapagkat sila ang nagbabalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinatanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Tignan nyo, ang mga taga-Tesalonika, nung tanggapin nila ang pangangaral ni Pablo, ano pong nangyari? Nabuhay sila. Sila'y bumaling sa totoong Diyos. Nakita nila ang totoong Diyos. At paano nila pinakita ito? Ang sabi dyan, sila po ay tumalikod sa mga Diyos-Diyosan at naglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Tayo ba ay naglilingkod sa patay? Patay na Diyos. Alam nyo, kadalasan tayo, ng biruang pera ngayon ay ang Diyos ngayon, pera eh. No? Itatayo mo ang buhay mo para makamit ng pera. Di ba? Itataya mo ang buhay mo, buhay ng pamilya mo, iiwan mo ng 2 taon dahil lang sa pera. Mag-a-abroad ka na hindi mo alam anong kinabukasan mo ron at hindi mo rin alam kung anong mangyari sa asawa at mga anak mo na iyong iniwan. Bakit? Dahil sa pagmamahal sa pera. Ang pera ay nagsasalita yan, pero hindi yan buhay. Pero marami ang nag-aalay ng buhay gan para makamit yung pera. Hindi bali ang Diyos. Pero ang Diyos natin, na pinaglilingkod natin, buhay at tunay na Diyos. Paano nang sabing buhay at tunay na Diyos? Ano nagagawa, ano ginagawa ng Diyos natin na siyang tayo mismo papatunay na tunay sa buhay? Yung? Okay, ginagawa niya sa atin araw-araw. Particularly, ano? Specifically. Anong ginagawa ng Diyos sa atin sa araw-araw? Araw-araw niya tayong binibigyan ng buhay. Tama? Kasi wala namang ibang magbibigay buhay, di ba? Hindi naman automatic yung buhay natin eh. Kaloob ng Diyos yan. At siya rin ang nagme-maintain niyan. Bawang minuto. Akalain nyo, gigisingin kayo ng umaga. Isipin nyo, kailan gumising alas 4. Dahil yun ba instinct nyo nakagising alas 4? Hindi. Dahil inyong sinasabi ang inyong isipan, alas 4 kayo gigising, hinigising kayo ng Panginoon. Sabagat, ang sabi nga sa Acts 17:28, in Him we live and move and have our being. Sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo kumikilos, sa Kanya tayo umiiral. Kaya lahat ng ginagawa natin, biyaya ng Diyos. Yun ang patunay. Makikita natin lahat ng bagay sa paligid, nakikita natin siya ang naglikha ng lahat ng bagay. Ano bang nakita natin mga nalikha dyan? Kahit kotse, saan nagmula ang kotse? Sa bakal. Saan galing yung bakal? Sa lupa. Saan galing ang lupa? Sa Diyos pa rin. Lahat, di ba? Yan ang nagpapatunay na ating Diyos ay buhay sapagat siya'y manlilikha at siya'y nagbibigay sa atin ng buhay. Acts 17:24. Anong sabi nito? Hanggang 25. Pakibasa. Sige na, sino ang maaaring magbasa dyan? Acts 17:24 hanggang 25. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na dinito, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay na sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay na ito. 28. Sapagkat sa Kanya tayo ay nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga bakata. Sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. Tayo'y Kanyang bilikha. So lahat po ng ating kilos biyaya ng Diyos. Yun po'y nagpapatunay na ang Diyos ay buhay. Kung patay ka na, mapapatunayan bang Diyos ay buhay? Patay ka na eh. Hindi.
habang nabubuhay tayo, lahat na nakikita, yan ang papatunay na ang Diyos ay buhay at totoo. Kaya dapat natin siya ibigin, mga kapatid. At ang Diyos natin, kailanman ay hindi nagbabago. Tulad ng ating mundo, bawat sandali, nagbabago ang pangyayari. Nagbabago ang panahon. Nagbabago ang mga bagay na imposible. Pero ang Diyos natin, nananatili siyang buhay at totoo at kailanman hindi maaaring magbago. Sa mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kailanman hindi magbabago. Magunaw ang mundo, pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi pa rin magbabago. Karapat-dapat ba siya nating ibigin? Yes, of course! Ang sabi nga sa Malakias, sa Old Testament, ang sabi ng Malakias 3.8. Pakibasa na. Malakias 3.8, bago mag-Mateo. Ay, 3.6 pala. Malakias chapter 3, verse 6. Sapagkat akong Panginoon ay hindi magbabago, kaya't kayo, mga anak niya po, ay hindi nagbabago. See? Ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya naman, hindi napapahamak ang mga anak niya ko o ang mga tao. Hebrews chapter 13 verse 8. Sino yung hindi nagbabagong Panginoon sa lubang tipan? Hebrews chapter 13 verse 8. Sige nga. Sige, basa. Okay, bye-bye. Si Jesucristo ay siyang kahapon, ngayon, at magpakailanman. So si Jesucristo, kahapon, ngayon, magpakailanman. Sino yung Panginoon sa Lumantipan, sa Malakias? Si Jesus pa rin. Siya hindi nagbabago. Siya pa rin noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya na, karapat-dapat lamang natin ibigin ng Diyos. Okay? Karapat-dapat lamang natin siya ibigin. Subalit, maraming tao nagsasabing iniibig nila ang Diyos, pero hindi lang pinapansin ang lahat ng nangyayari. So, anong kahulugan, ikalawang punto natin, anong kahulugan, ano yung sabihin ng iibigin ko ang Diyos? Tignan natin, ikalawa, ang kahulugan. Ano ang ibig sabihin na iniibig ko ang Diyos? Una, pag sinabing iniibig ko ang Diyos, unang-una dyan, dapat tinutupad natin ang kanyang utos. Anong tinupad nito mga taga-Tesalonica kanina, binasa natin? Sila'y naglingkod sa totoong Diyos na buhay at kumalikod sa Diyos-Diyosan. Sa pagkat utos ng Diyos yun, number one, thou shalt not have other gods before me. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kaya na naman, ito yung una nating kahulugan ng ating pag-ibig, tukdin natin ang kanyang utos. John chapter 14, verse 15. Pakitignan dyan. John 14, 15. Pakibasa. English or... Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Okay. Minamahal ba natin ang Diyos? Kung minamahal natin, huwag nang sabihin sa labi, minamahal ko ang Diyos, pero hindi tayo tumutupad sa kanyang utos. Dapat tumutupad tayo sa kanyang utos. Ito ang kahulugan na iniibig natin Diyos, tinutupad natin ang kanyang utos. So, huwag tayong gumawa ng batas, batas na gusto lang natin. Maraming ginagawang batas kung ano yung gusto nilang batas. Tulad halimbawa ng mga sinaunang paniniwala, itinuturo sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, sa kanilang kamag-anakan, kung tawagin yan ay tradisyon. No? Yung tradisyon, ginagawang utos ng tao yan. Gustong-gusto nila yon. Kasi kapag kayo matanda, marami kang binibitiwang tradisyon, hanga sa iyo yung kabataan, susunod sa iyo. So, mayroon kang utos ayon sa gusto mo, hindi ayon sa Diyos. Kaya ang Diyos, nagagalit dyan sa mga bagay na yan, sa tradisyon. Pakibasa, Matthew 15 verse 8 hanggang 9. Matthew 15, versikulo 8 hanggang 9. Sige.
Ginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. Okay. Yung mga tao nito, sinasabi nito, gumagalang talaga sa Diyos. Ginagalang talaga nila. Nilagay pa nga sila ng mga bulaklak eh. Di ba? Pinakusan pa nga nila eh. Di ba? Inaawitan nila. Kanilang talagang binibigyan ng kaluwalhatian ng kanilang Diyos. Pero, ang mabigat dito, ang kanilang paggalang ay hanggang bibiglan. Dahil, sapagkat ang sabi sa 19, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa Diyos sapagkat itinuturo nila bilang mga aral o bilang utos ang mga alituntunin ng tao. Yung tradisyon ng tao. Kaya nga, huwag tayong gumawa ng anumang batas ayon sa gusto nating sundin. Ang totoo, wala namang problema talaga sa pagsunod natin sa Diyos. Eh. Diba? Walang problema yung utos ng Panginoon. Ang problema ay tayo. Ayaw natin. Sapagkat hindi natin talaga siya iniibig. So, ikauna, dapat ang kahulugan ng ibigin mo ang Diyos, tukdin ko ang kanyang mga utos. Ikalawa, tukdin ko ang kanyang utos na ano? Huwag ibigin ang sanlibutan. Huwag ibigin ang sanlibutan. Pakibasa na, 1 John chapter 2, verse 15 hanggang 17. Ito utos niya. Huwag ibigin ang sanlibutan. Sige, pakibasa. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Hindi ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang iniibig sa sanlibutan. Sige, tuloy na 17. Sapagkat ang lahat niyang nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamata sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nanatili magpakailanman. Okay, clarify natin ano yung sanlibutan, ano? Ang alam natin kasing sanlibutan, ito lang mga bagay nito. Ha? Hindi ko pa maaaring ibigin yung kotse kahit luma na yun. Pwede mo ibigin, right? Ibigin mo talaga sa sakyan na yan dahil kung hindi, kung papabayaan ko na siya, eh hindi na namin magagamit yan. Ibigin ko rin sa patos ko, kaya hindi ako magsuot, nakachinilas ako. Kasi luma rin sa patos ko, baka mamaya masira. Buti na lang, binigyan ako ni Ian ng chinelas para ako makapagsuot. May mga bagay na tayo ibigin. Pero, yung sanlibutan na tinutukoy dyan, eto, papaliwanag natin. Verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ano pong sabi dyan? Huwag daw nating ibigin ang sanlibutan. Ano yung sanlibutan? Hindi lang itong mga bagay. Hindi lamang yung mundo, yung cosmos. Kundi, eto, nasusunod, no? Ni ang mga bagay sa sanlibutan. Pero mo, huwag ibigin daw ang sanlibutan, ni ang mga bagay sa sanlibutan. So, nakita nyo, may sanlibutan, pero ngayon, nakikita natin mga bagay sa sanlibutan. Bakit? Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino umiibig sa sanlibutan. Yung pag-ibig ng Ama ay wala dito sa akin na umiibig sa sanlibutan. Okay? Medyo clarify pa natin. Verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ito na, ano yung nasa sanlibutan lahat? Ang pagnanasa ng laman. Yun yung number one sanlibutan na huwag ibigin. Yung pagnanasa ng laman. Kalawa, ang pagnanasa ng mga mata. At ang pagmamataas sa buhay. Nakuha nyo? May mga bagay na dito na kailangan natin ingatan at mahalin. Pero, kung ang pagmamahal natin ay makasanlibutan, okay? Ganito ang pag-ibig ng makasanlibutan. Sabi dyan,
ang masamang pag-ibig ng laman. Ibig sabihin, talagang iniibig mo na yung bagay. Dapat lang ibigin para maingatan, pero huwag mo na itong sambahin, huwag mo itong ibigin yung laman nito. Ang pagdanasa ng mata, anumang nakikita mo, eh hanggang tingin lang dapat. Hindi yung nanasain mo na dahil punong-puno ka na ng pag-ibig sa bagay. Di ba? Mayroon tayong gustong bilhin. Gusto ko yun, yung ano na yun. Yung daro na yun. Pero yung gusto mo, tama lang yun. Pero kung yan ay nasa puso mo, kailangan makuha ko yun. Kailangan talaga. Lahat ng parang gagawin mo, umiibig ka na sa isang bagay, pagnanasa ng laman at pagnanasa ng mata. At ang sabi pa, at ang pagmamataas sa buhay. Bakit? Kung makuha ko kasi yun, abay, sikat ako. Ando yung pride. Yung pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at pagmamataas sa buhay, yun yung number one sa libutan. Huwag natin ito ibigin. Ibigin natin mga bagay na hindi tayo iibig gaya ng pag-ibig sa sanlibutan. Sapagkat, wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos kapag iniibig na natin, dinidius na natin yung mga bagay. Ang mga bagay, mawawala kasama ang pagnanasa. Kung nasa iyo ang pagnanasa, kasama ka ng mga bagay, maibibig. Meron tayong pangarap, pag yan na, nakuha ko. Yayaman na ako. Makikilala na ako. Kaya, hindi ka na magtatrabaho ng tama kasi yun ang pangarap mo. Hindi ka na magiging tapat sa Diyos, hindi ka na maglilingkod sa Diyos, hindi ka na makikinig ng salita ng Diyos dahil yung nasa isip mo, yung bagay na yun. Pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at pagmamata sa buhay. Mawawala ang lahat na yan kasama tayo. So, huwag ibigin ng sanlibutan ang sinasabi ng higit sa Diyos. Sapagkat kung nasaan ang ating pag-ibig, naroon ang ating pagsamba. Kung ang pag-ibig natin ay una ang Diyos, Diyos ang nasa ating sinasamba, hindi ang mga bagay. Kaya marami pong nawawala sa gawain ng Panginoon, nawawala sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, nawawala sa panalangin sa Panginoon dahil may inuuna silang gustong kunin. At yun ay kamalian. Kaya dapat huwag natin ibigin ang sanlibutan. Pangatlo, huwag natin ibigin ang Diyos sa salita lamang. Hindi sapat yung salita lamang. Gaya ng ating nabasa kanina sa Mateo 7. Ang sabi ng Panginoon, ang mga labi ito, ang mga labi ng mga tao ito ay malayo sa akin. Ang puso nila ay malayo sapagkat ang kanilang mga labi ay nagsasabing umiibig sa kanya pero mas iniibig nila ang utos ng tao. Excuse me. Walang dapat nagpapatigil sa atin sa pag-ibig sa Diyos. Walang bagay, walang araw, walang pamilya, walang anak ang dapat makapipigil sa atin sa pagmamahal at pag-ibig sa Diyos. Dapat laging number one ang Diyos sa atin. Kahit sa pamilya. Utos ng Panginoon yan. Hindi ko ibig sabihin, hindi natin ibigin ang ating pamilya, ibigin natin as family. Pero huwag natin silang sambahin ng higit pa sa Diyos. Sapagkat, kapag ka minahal natin ang ating pamilya, iiwanan talaga ang Diyos eh. Masunod mo lang yung pamilya. Ganito ang sabi, Mateo 10:37. Pakibasa. Mateo 10:37. Sige. Ang umiibig sa ama o sa ina na higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ilang beses yung binanggit yung higit?
Dalawa. Yun ang pinaka-key. Keyword natin sa maling pag-ibig. Iniibig natin ang ating mga anak. Iniibig natin ang ating pamilya. Pero, hindi dapat humihigit sa Diyos. Kaya ka, hindi ka sasapat dahil umiiyak yung anak mo eh. Pagbibigyan yung anak mo, pupunta sa SM. Kasi iyak ng iyak eh. Sino iniibig mo? Sa pakikinig ng mensahe, ayaw mong pakinggan sinasabi ng mensahe, salita ng Diyos, dahil mas kinakausap mo yung anak mo, eh sino ngayon ang iniibig mo? Okay. Kaya yan ang sinasabi rito. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin, ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae, may anak pa kayong lalaki? Mayroon ba kayong anak na babae? Yan bang dahilan kaya hindi ka makakadalaw? Yan bang dahilan para hindi ka makapag-pray? Yan bang dahilan para hindi kayo makapagbasa? Hindi ka rapat dapat sa Diyos lang. Mahal mo sila, pero huwag higitan ng pagmamahal sa Diyos. Dapat laging priority ang Diyos. Tulad yan ang plus light eh. Ang pag-ibig natin sa pamilya ay tulad ng liwanag ng plus light. Pumunta ka doon sa labas, tanghaling tapat. Alin mas maliwanag? Kasi hindi yung plus light mo at yung liwanag ng araw. Alin mas maliwanag? Araw. Pero wala bang liwanag plus light? Meron. Pero hindi, ang pagmamahal natin sa ating magulang, eh dapat higit ang pagmamahal sa Diyos. Hindi na hulugang wala kayong pag-ibig sa ating mga magulang at mga anak. Pero, dapat higit ang Panginoon. Makikita mo naman yan eh. Kaya hindi kayo makapag-devotion dahil pag sinabi ng anak mo, tulog ako, pipikan mo ako. Wala kang magawa. Dati, mas mahal mo siya. Hindi mo ba alam ang Diyos nagbigay sa kanya ng buhay? Hindi mo ba alam ang Diyos nagbigay sa kanya ng kalusugan? Iyak-iyak ka pagka inalis ng Diyos sa'yo yan. Magagalit ka pa sa Diyos. Pero sa katotohanan, sa 107, ikaw ay pinagkatiwalaan lamang ng Diyos sa iyong anak. Hindi iyo yan. Sa Diyos yan. Paano mo pinangasiwaan ang anak mo para pagdating ng kanyang paglaki ay kilalanin din ng Diyos? Proverbs chapter 22, verse 6. Train up your child the way they should go. Hindi mo talaga iyo yan eh. Pinahiram sa inyo ng Diyos dyan bilang katiwala. Ngayon kung katiwala ka, paano mo pinamamalaan ang anak mo? May pananagutan ka sa nagkaloob sa iyo. Ganun din sa trabaho eh. Trabaho hindi iyo yan eh. Pinagkatiwalaan ka lang. Paano ka nagtatrabaho? Mapagkatiwalaan ka ba? So ganun din sa Diyos. Huwag ibigin ang Diyos sa salita lamang. Okay? At pang-apat, paano ang kahulugan ng pag-ibig ay ano yung una? Tugdi ng kanyang mga utos, huwag ibigin ang sanlibutan, huwag ibigin ng Diyos sa salita lamang. At pang-apat, ibigin ng Diyos sa pamagitan ng pag-ibig sa kapatiran. Okay? Ibigin mo ang Diyos sa pamagitan ng pag-ibig sa kapatiran. Kung lagi kayong nakausmod, nakagano'n ng muso sa kapatiran, tapos sabihin mo, I love you Lord, awit ka, you are hypocrite. Sinungaling ka. Mapagkunwari ka. Na yung kapatid mo nga nakikita mo, hindi maibig, ilang pa yung Diyos na hindi mo nakikita. Kaya kung iibig natin ang Diyos, dapat wala kayong kaway. Wala kayong kagalit. Wala kayong katampuhan. Kung mayroong hindi pagkakaroon, mag-usap agad. Ask for forgiveness. Hindi yung talikuran. Huwag yung sabihin, hindi ko alam yan. Inaabot 10 buwan, 2 buwan. No? Tapos pinagagaling lang sa takbo ng panahon, pero mayroon pang naiyong baga. Kaya pagdating na, akanti lang yung boom, sunog na naman. Well, dapat iniibig natin ang ating kapatid. Dahil yung pag-ibig natin sa ating kapwa, yan ang tanda natin
na iniibig natin ang Diyos. 1 John chapter 4, verse 20 to 21. Sige. 1 John chapter 4, verse 20 hanggang 21. Paribasa. Wala pang magbabasa ng babae. Sinasabi na ang sinuman iniibig ang Diyos at napupuwat sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaari umiibig sa Diyos na hindi niya nakikita. At ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin na ang umiibig sa Diyos ay dapat din umiibig sa kanyang kapatid. Nasa atin yung utos na ito na ibigin mo yung kapwa. Ha? Ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Sapagkat, ang pag-ibig natin sa kapwa, isang tanda na mayroon tayong totoong pag-ibig sa Diyos. Ngayon, kung aandap-andap yung pag-ibig natin sa Diyos, aandap-andap yung pag-ibig natin sa ating kapwa, laging may alitan. Pwede ba? Tigilan na natin yung alitan na yan. Gawa lang ang laman yan eh. Actually, gawa yan ng pride. Ayaw nating masaktan. Ayaw nating tayong mapansin. Ayaw nating tayong naihirapan. Binati ka, hindi ka pinansin. Gumanon lang siya. Paspos na ito, hindi ako pinansin na. Binati ko na nga. Eh, hindi mo tinanong bakit hindi ka binati. Naisipon eh. Damang-damang pag ganyan, malipot siya ganun dahil yung kanyang kalbo, nagsuplado. Tanungin, lapitan, alamin kung bakit. Hindi yung, ala, magtatago na kayo. Bakit hindi ako pinapansin? Ganda na nausapan namin kahapon. Ngayon, hindi ba ako pinapansin? Meron ba kayong kagalit ngayon dito? Lumapit kayo mamaya, ha? Mag-usap kayo. Yan, itikti ng Panginoon na yan. Sabagat ayaw ng Panginoon na mayroong kasalanan na napili sa puso. Mamaya, mag-usap kayo kung sino man ang may kagalit. Pero kung wala naman, salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pag-ibig natin na hindi mapagkunwari. Right? Pag-ibig natin na dapat walang pagkukunwari. Now, panghuli. Pangatlo. Paano iibigin ang Diyos ng higit pa? Iniibig natin ang Diyos eh. Paano natin ito iibigin ng higit pa? Una, meron lang tatlo. Una, kilalanin natin siyang maigi. Kilalanin natin maigi ang Diyos sa paanong paraan siya? Sa paraan ng kanyang salita. Salita ng Diyos. Kaya hindi pwedeng hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi pwedeng yung ating Bible, dadalhin lang natin pagkaaral ng Thursday or Sunday, dapat binabasa natin. Yung tab natin, hindi Facebook ang lagi. Alam nyo, ayaw kong magbabasa ng Facebook o lalo yung chat, ano, kung hindi kailangan. Kasi, ang dadandan nyo rin sa chat eh. Ang dadandan. Pagkatapos, kunting pagkamalin ng text lang, spelling lang, gera na kagad. Messenger. Ah, messenger pa yun? Yes. Okay, yan ang problema eh. Dahil, alam nyo kung bakit tayo laging nagkakasala, lagi tayong naiinis, lagi tayong napipikon, kulang tayo sa pagkakilala sa Diyos. Kulang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pili nyo ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 8. Pakibasa na, please. 1 Peter 1:8. Hindi ninyo siya nakita gayon may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi na ipapaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Eto, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero ang sabi dyan, gayon may inyong iniibig. Now, bakit po natin iniibig ang Diyos na hindi natin nakikita? Yun ang kasunod. Bagamat ngayon ay hindi nyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. Saan nagmumula ang panampalataya? Pakikinig ng salita ng Diyos. Yun ang pinaka, ano dyan eh? Salita ng Diyos ang dahilan. Kaya kahit na hindi natin nakikita ang Diyos, ay iniibig natin.
ang Panginoon. Sapagkat sa pamagitan ng salita ng Diyos, dito lumalago yung ating faith. Lumalago yung ating pananampalataya. Pag sinabing lumalago ang ating pananampalataya, nagiging manhid tayo sa laman. Nagiging manhid tayo sa emosyon sa ating kapwa. Kundi, nagiging matindi tayo pagdating sa Diyos. Lumalago tayo sa pananampalataya. Romans 3:17, di ba? Ang pananampalataya ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig at ng pakikinig ng salita ni Kristo. Upang ang mga tao ng Diyos ay huwag nang lumakad sa laman. Saan dapat lumakad? Sa Espiritu. Sa pananampalataya dapat ay lumalakad. Faith. Lahat ay faith. Dapat hindi na sa pagdamin, palagi sa laman. Dahil ang laman, nakikipaglaban talaga yan sa ating spirito. Problema talaga yan. Maraming alitan. Maraming iglesia ang nawawasak dahil hindi na bumuhay sa pananampalataya, kundi na bumuhay sa laman. Ingatan natin yan. Ikalawa, hindi lamang na tayo po ay dapat kumilala sa Diyos sa pagitan ng Kanyang salita. Ikalawa, isa buhay ang Kanyang salita. Maging tagapagtupad, ang sabi sa James chapter 1 verse 22. Huwag lamang tayong tagapakinig, kundi dapat tagatupad tayo ng Kanyang salita. Sapagkat sa pagtupad natin ng Kanyang salita, kung mayroon tayong natutunan, doon natin makikita ang kabutihan ng salita ng Diyos sa atin. Halimbawa ngayon, may salita ang Panginoon mula sa Kanyang banal na kasulatan ay pinaliwanag na kung mayroong alitan ay magkasundo. Di ba't napakaganda ang ibinubunga ng salita ng Diyos? Habang ating sinasagawa, isinasabuhay ang salita ng Diyos, higit naman tayong makakita ng mabubuting bagay o mabubuting gawa ng salita ng Diyos. Naililigtas tayo ng salita ng Diyos. Tignan niyo ang sabi sa Proverbs chapter 2 verse 10 hanggang 12. O ano nagagawa ng karunungan sa salita? Wisdom from the Word of God. Pakibasa, ano nagagawa nito? Proverbs 2 verse 10 hanggang 11. Pagkat papasok sa iyong puso ang karunungan at magiging kaaya-aya sa iyong kaluluwa ang kaalaman. Yes. Ang mabuting pagpapasya ay magpapantay sa iyo. Ang pagkaunawa ang mag-iingat sa iyo. Nakita niyo? Yung mabuting pagpapasya dahil mayroon tayong salita ng Diyos palagi, ang siyang magbabantay sa atin sa kamalian, sa kapamakan. At ang pagkaunawa ng salita ng Diyos o bagay sa ating kapaligiran dahil mayroon tayong karunungan ng salita ng Diyos ang siyang mag-iingat sa atin. Di ba nakaganda no? Na habang tayo po'y nag-aaral ng salita ng Diyos, lumalago tayo at namumuhay tayo sa kanyang salita, lumalago tayo sa pananampalataya at marami po tayo makikita ang pagpapala sa buhay natin. Amen? Amen. Huwag tayong magbilang ng sama ng loob, ang dapat ating bilangin ay ang mga pagpapala ng Diyos sa atin. So sa ating pagkatapos mga kapatid, dalawang bagay lang gusto kong iwanan sa atin. Tanong, mahal mo ba talaga ang Diyos? Mahal mo ba ang Diyos? Kung mahal, talaga? Talaga ba? Iniibig mo ba siya sa tamang dahilan? Iniibig mo ba siya sa tamang kahulugan? Iniibig mo ba ang Diyos sa tamang paraan? Dapat lang. Dapat na tayong lumaguri ito. Matagal na tayong Kristiyano. Sabagat, yun lamang ang umiibig sa Diyos ang siguradong makakarating po sa Kanyang karian. Sapagat ang pag-ibig natin sa Diyos ay bunga ng Kanyang pag-ibig sa atin na tayo Kanyang diligtas at binigyan ng bagong puso. Kaya nga, response natin kung iniibig natin siya ayon sa paraan, ayon sa kahulugan, mga kapatid, yun lamang po talaga masabi natin makakarating sa Kanyang karian. Hebrews chapter 12 verse 14, sikapin natin magkaroon ng pakikipagkaisa
sa bawat isa at kabanalan. Sapagkat kung wala ang pakikipag-isa at kabanalan, walang sino mang makakita sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Kung hindi pa naibig ang gospel, hindi pa nasunod ang gospel, maring wala pa sa iyong pag-ibig ng Diyos. Kaya, sa huli, ating paksa, minamahal mo ba ang Diyos? Na totoo. Nawa, minahal mo ang Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita ngayong gabi sapagkat muli niyong ipinaliwanag sa amin ang pag-ibig na inyong pong pinagkaloob sa isa't isa. Ang pag-ibig na ito, Panginoon, ay walang dapat ikatakot sapagkat wala na kami sa sumpa ng kausap. Hindi kami dapat matakot at nanginginig na gawin ang narapat gawin kundi dahil po sa pag-ibig na binigay ng Diyos, ninyo, ay meron kaming kalayaang ibigin din kayo at ang inyong mga anak. Ibigin namin ang aming kapwa dahil iniibig namin kayo. Salamat Panginoon sa gabi ito. Kayo kunawa ang maluwalhati sa aming mga buhay. In Jesus' name. Amen.